Taong 1993 nang sumali ang bagong koponan na Santa Lucia Realtors sa PBA matapos nilang mabili ang prangkisa ng dating team na Great Taste. Tumagal ito ng 18 taon at naggamit ng 2 kampyonato bago naman tuluyang lisanin ang liga at maibenta sa kumpanya ng Meralco. Samahan niyo po akong balikan ang lahat ng mga dati nilang manlalaro at alamin ang kani-kanilang mga naging buhay matapos ang kanilang PBA career. Pero bago yan, sana ay napanood niyo na ang mga naunang teams na ating binalikan at kinamusta. Nasa baba lamang po ng video description ang link papunta sa kanila. At shoutout din sa mga masugid nating mga kabasketball na walang sawang sumusuporta sa ating channel. So narito po ang listahan ng mga dating players ng Santa Lucia Realtors. Bong Hawkins. Ang 1995 Best Player of the Conference ay dito muna naglaro noong 1993 bago naman siya napunta at na-trade sa Alaska kung saan nakatikim ito ng maraming kampyonato. Sa ngayon po ay abala ito sa mga basketball clinics, PBA Legends Foundation Games at pagko-coach. Vergel Meneses. Ang 1995 Most Valuable Player ay isang conference lang naglaro dito bago naman napunta sa team ng Swift kung saan nag-umpisang makilala ang kanyang pangalan. Kabilang siya sa 25 Greatest PBA Players at mula nang magretiro ay nalinya na ito sa pagko-coach bago naman pumasok sa politika. Siya ngayon ang mayor ng bayan ng Bulacan, Bulacan. Kenneth Duremdes. Ang 1998 MVP ay na-trade naman sa team na ito mula sa Alaska noong 2003 at naglaro ng 5 seasons bago naman nagretiro makalipas pa ang 1 taon. Sa ngayon ay nagsisilbi itong commissioner ng MPBL. Ronnie Magsanok. Ang point laureate ng PBA at isa sa 25 greatest PBA players ay 2 taon lang naglaro dito mula sa Shell bago naman nalipat sa Pure Foods kung saan siya tuluyang nagretiro. Sa ngayon ay assistant coach naman ito ng Meralco at abala din sa pagiging sports commentator. Kelly Williams. 5 seasons namang namayagpag ang karera dito ni Kelly at nahirang pa itong 2008 Most Valuable Player bago na dissolve ang team at napunta naman siya sa TNT Katropa na kanya pa rin pinaglalaruan hanggang sa ngayon. Ato Agustin. 1 taon lang naglaro dito ang 1992 MVP na si Agustin bago naman nagretiro makalipas lang ang 2 seasons sa Baraco Bull. Kasalukuyan po siyang parte ng coaching staff ng San Miguel Beer. Dennis Espino. Ang 1995 first pick overall ay halos dito na naglaro buong karera niya sa PBA kung saan 2 kampyonato ang kanyang nakuha bago naman siya napunta sa team ng Powerade at nagretiro naman noong 2011. Sa ngayon po ay may business ito at naging bahagi din ng coaching staff ng isang college basketball team. Denok Miranda. Ang star point guard ng FEU at 2005 third pick overall ay 3 seasons namang naglaro dito at malaki ang naitulong sa pagkuha ng kanilang 2 kampyonato. Sa ngayon po ay bahagi ito ng coaching staff ng FEU Tamaraos. Boyet Fernandez. Ang 1993 7th pick overall na si Boyet naman ay dito unang naglaro hanggang 1997 bago naman nagpalipat-lipat ng teams at nagbalik naman noong 2004 kung saan dito na rin siya nagretiro. Makalipas naman ang 3 taon ay kinuha siyang muli ng Santa Lucia upang maging kanilang head coach kung saan 1 kampyonato ang kanyang naibigay bago tuluyang lisanin ng koponan ang liga. June Limpot. Ang 1993 first pick overall at may tuturing na isa sa pinakasikat nilang manlalaro noon ay isa din sa pinakamatagal na naglaro para sa koponan. Lamang ay na-trade siya sa Hinebra noong year 2000 kapalit naman ni skyscraper Marlo Aquino. Sa ngayon po ay bahagi siya ng coaching staff ng De La Salle Green Archers. Speaking of Marlo Aquino, ang 1996 Rookie of the Year naman at isa sa dominanteng big man noong mid-90s ay 9 taong naglaro para sa team na ito. Sa ngayon naman ay patuloy itong naglalaro sa liga ng MPBL. Ryan Reyes. Ang tinaguriang Mr. Energizer ay dito umusbong ang karir noong madraft siya noong taong 2007.
bago naman napunta sa team ng Token Techs na kanya pa rin pinaglalaruan hanggang sa ngayon. Gerald Esplana. Ang 1990 Rookie of the Year ay matagal ding naglaro dito at nagsilbing primerong point guard nila bago na i-trade sa Shell kapalit naman ni Point Laureate Ronnie Magsano noong 2000. After nitong magretiro ay pumasok ito sa politika at sa pagko-coach. Paulo Mendoza. Ang second generation point guard ng team na si Paulo ang tumayong leader simula nang ito'y madraft bilang first pick overall ng Santa Lucia hanggang sa mapadpad ito sa team ng Powerade. After pa ng 2 taon ay nagretiro na ito at nalinya din sa pagko-coach. Chris Ross. Ang 2009 third pick overall ay naglaro din sa koponan na ito noong mga huling buwan ng team bago nito na ibenta ang kanilang prangkisa sa Meralco na kanya munang pinaglaruan bago napunta sa San Miguel kung saan umangat at mas nakilala pa siya. Samantala, narito pa ang ilan sa mga manlalaro na naging parte rin ng koponan ng Santa Lucia. Jason Webb. Ali Pick. Joseph Yo. Stonewall Chris Jackson. Richard Del Rosario. Boy Cabahu. Noynoy Falcasantos. Kiko Adriano. Banjo Alpito. Gabby Hui. Andy De Guzman. Romy De La Rosa. Max Delantes. Gilbert De Mape. Gerald Francisco. El Pistolero Jose Francisco. Arnold Gamboa. June Habar. Peter Howe. Jojo Martin. Nelbert Omolon. Mike Orquillas. Eugene Kilban. Chris Tan. Jack Tanuan. Chito Victolero. Norman Gonzalez. Rob Wainwright. Alex Cabagnot. Paul Alvarez.
Yusuf Al-Jamal. Gabby Espinas. Josh Urbistondo. Dennis Daa. At Noli Locsin. So yan po ang lahat ng naging manlalaro ng koponan ng Santa Lucia. At kung meron pa kayong alam na wala sa aking listahan, ay pakicomment nyo lamang sa baba at akin namang idadagdag ito. Maraming salamat muli sa inyong panonood, mga kabasketball. At tabayan na naman po ang pagbabalik-tanaw natin sa mga teams ng Crispa at Toyota sa mga susunod na video. At syempre, manatili lang naka-tune in at mag-subscribe para lagi kang una sa mga PBA trivia natin. Hanggang sa muli!